Yo, what's up sa inyo mga idol? Ako pala si Jello at tara, samahan nyo kay review ang Nike LeBron Next Gen. You got this. Yo mga idol, kamusta? Oo mga idol, medyo na-delay tayo ngayon dahil may mga projects sa konti na po sa work. Sorry na agad at babawi ako sa inyo very soon. Ito na nga mga idol, yung performance review para dito sa LeBron Next Gen. Mga idol, ito nga yung LeBron Next Gen at ang tawag nila sa colorway na ito is I Promise colorway. Ito yung secondary shoes ni LeBron or ito yung lower model ng LeBron 20 series. Napaka eye-catching nitong sapatos na to dahil nga mismatch siya, meaning magkaiba yung kulay ng kaliwang sapatos sa kanan, which has a primary color of blue at orange. Kaya naman talagang napaka neckbreaker na ito pag ginamit mo sa loob ng court. Sa ngayon mga idol, tatlong colorway pa lang yung nilabas nila dito. Yung I Promise, FaZe Clan at yung bagong Wolf Grey. Ang main material na ginamit nila sa upper ng next gen ay combination nga ng TPU at textile. Ang tawag nga nila dito ay engineered mesh, which covers almost 75% ng sapatos. This engineered mesh makes the shoe light and at the same time, very breathable. Pagdating naman dito sa gitnang part ng sapatos, makikita natin yung Nike swoosh with prism design. Naka-X-stitching din to tulad ng LeBron 20. Katabi naman nito is yung small pink Nike logo. It is made out of plastic material. Under that pink swoosh mga idol is nandito yung suede material para sa heel counter ng sapatos. Dito sa medial side ng sapatos, makikita pa din tong prismic Nike swoosh with X-stitching pero wala na yung pink swoosh katulad ng nasa lateral side. Nakadikit din pala tong Nike logo dito sa suede which has a nice finish to it. This also makes the shoes much durable and at the same time nagbibigay ito ng additional support. Nakalagay din pala dito sa heel area tong Air Zoom. Ito nga yung primary cushion ng next gen. Naka-zoom unit to sa forefoot at sa heel section. Pagdating naman dito sa center part ng medial side, makikita natin ulit tong engineered mesh ng Nike. Tapos naglagay din sila dito ng drag guard na gawa sa suede mga idol. Ito naman yung outsole ng next gen. This is made out of translucent outsole and tulad ng LeBron 20 model, it has this map-like pattern. Though hindi ko maaninag kung Ohio location ba to or iba na. Pagdating sa Shang area, naglagay naman sila ng X design which of course represent the name ng sapatos, NXXT. Pagdating dito sa top view mga idol, makikita natin tong very vibrant na lace ng sapatos. Makapal at premium yung sintas na ginamit nila dito. Meron ding graffiti design tong tang ng next gen. Siyempre, dito din sa tang makikita tong LBJ at Nike na embroidered. Naglagay din pala sila ng signature ni LeBron na naka-engrave dito sa suede part ng tang. Tulad din ng LeBron 20 mga idol, inimplement nila dito yung Nike Sphere technology. This helps to have a nice ventilation. Habang gamit natin yung sapatos, it builds up heat sa loob and with this Nike Sphere, matutulungan itong lumabas yung init sa paa natin. At ayun nga mga idol, ang quick detailed look para sa sapatos na to. Medyo minimal lang yung design ng sapatos compare sa LeBron 20. Dahil nga mataas ang resale value ng LeBron 20, alamin natin mga idol kung okay ba to as alternative sa main shoe ni LeBron. Ang timbang netong LeBron Next Gen mga idol is 398 grams lang, which is para sa size 11 ng sapatos and napakagaang neto. Not to mention na mid-cut pa tong sapatos na to mga idol. Yung upper netong LeBron Next Gen yung main reason kung bakit nga napakagaang ng sapatos na to and at the same time, napakaganda ng ventilation niya. Traction, 4.5 out of 5. Super effective nitong map pattern na outsole. Grabe yung stopping power niya. Napaka on point. Shifty players would love this mga idol. Since malapad nga yung outsole nito, malaki yung surface area na lalaparan ng outsole niya kaya kahit anong angulo ay talagang makapit. Since hindi nga nakatagas XDR at translucent siya, it is best talagang gamitin for indoor use. Ito yung outsole ng sapatos after a couple of hours playing sa indoor. As you can see mga idol, wala siyang major drags and at the same time, hindi siya madaling kapitan ng alikabok. Hindi naman kalambutan yung treads netong next gen mga idol pero iba lang din talaga yung durability pag solid rubber yung ginamit. Midsole or cushion, 4 out of 5. Meron tong zoom turbo unit sa forefoot at sa heel area which is very responsive at talagang it has a good bounciness to it. Tapos, pinartneran pa nila ito ng cushion as its midsole kaya naman yung impact protection is andon. Pinagkaiba lang neto sa LeBron 20 is top-loaded yung shank plate neto and TPU lang yung ginamit. Di tulad ng LeBron 20, bottom-loaded tapos carbon pa yung ginamit bilang shank plate. Support, 4.5 out of 5.
Kung naghahanap ka ng sapatos na makakatulong sa'yo upang malesen yung ankle injury, eto na yun mga idol. Ang ganda ng lockdown ng forefoot at especially sa ankle area. Lalo na pag ginamit mo yung full lace holes niya. Talagang it hugs your ankles really well. It has a wide base mga idol kaya very stable yung sapatos. Isama mo pa yung pagiging flexible nito kaya namang maning-mani yung sudden burst ng pagtakbo dito. Para sa sizing mga idol, I went with my normal true-toe size which is size 11 and okay naman siya. Pero kung ikaw ay may kalaparan yung paa, adding half a size up should be okay. May kalaparan yung toe box nito mga idol kaya pwedeng i-consider ng mga tropa nating may wide fit tong sapatos na to. Ang SRP netong Nike Lebron Next Gen ay 8,895 mga idol, which is mas mura compare sa Lebron 20 dahil sa mga materials na ginamit nila. Mas nakatipid sila dahil sa upper ng sapatos na to at syempre naiwasan nila yung paggamit sa carbon as its shank plate. Ang bad news lang mga idol, since may hype din tong sapatos na to dahil nga mismatch siya, malamang wala ka nang makikita neto sa mga retailers natin. Kaya kung gusto mo talagang makascore, lalapit ka na sa mga local resellers na nagbebenta ng 10,000 hanggang 12,000 depende sa size. Ito naman yung mga bagay na nagustuhan ko sa Lebron Next Gen. Syempre yung traction. Tulad ng Lebron 20, talagang makapit yung gantong traction pattern. Grippy talaga siya mga idol tapos hindi mo pa siya nidpunasan from time to time dahil hindi siya masyadong nag-a-attract ng alikabok. Pangalawa is yung support or yung comfort. Grabe lang yung experience ko with this pair. Talagang locked in maigi yung sapatos ko tsaka yung ankles ko is very much protected dahil nga mataas yung collars ng sapatos at maganda yung epekto ng suede material para magbigay ng additional sturdiness sa ankles natin. Ito naman yung nag-iisang bagay na hindi ko natripan sa sapatos na to. Yung shoe profile niya mga idol. It has this bulky feels mga idol pero feeling ko mas nasanay kasi ako sa mga low top na sapatos. Dahil siguro sa malapad na outsole, it covers a huge surface area which makes it grippy kaya whenever I run for fast breaks, kahit pakiramdam ko nakasagad na yung takbo ko parang bitin or kulang pa din. Bestong sapatos na to for those heavy built na player pero at the same time napaka shifty. Dahil nga maganda yung cushion setup, mas mayu-utilize nila yung mala springboard action ng cushion and at the same time, mamamaximize nila yung makapit na traction netong Lebron Next Gen. Panalo din to for those players na ang priority is support. This has a nice collar na talagang can give you that confidence you need para maglaro ulit nang hindi naiilang sa sprain injury. Overall, magandang alternative na din talaga to para sa Lebron 20. Nilamang lang ng Lebron 20 is yung materials na ginamit plus mas malambot na cushion setup. Pero kung ikaw yung player nga na ang priority mo is yung support, mas okay kung ito yung gagamitin mo. Mga idol, maisingit ko lang dito. Pag umabot pala ako ng 100,000 sa TikTok, magpapag-giveaway ako ng Jordan 1 na size 11. Kaya kung may TikTok account ka, baka pwede mo akong i-follow at malay mo ikaw yung manalo ng brand new na Jordan 1. At ayun na nga mga idol, isa na namang mabilis ang performance review ang ating natapos para sa Nike Lebron Next Gen. Anong sapatos yung isusunod natin? You got this!